Diyos ng liwanag sa tiyagay aaning ganap. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham, tugon nila, at kailanman di kami alipin ninuman. Paano mo masasabing palayain kami?" Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, alipin ang kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham. Gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking ama, ginawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama." Sumagot sila, "Si Abraham ang aming ama. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa." Ani ni Jesus, "Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin. Gayong sinabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo ay tulad ng ginagawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak sa labas," tugon nila. "Ang Diyos ang aming ama." Sinabi ni Jesus, "Kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalawang araw ng ating pong pagnonobena para sa ating kapistahan sa darating na Pasko ng Pagkabuhay. Sino po ang naririto kagabi sa unang gabi ng nobenaryo? Wala, konti lang. Sa ating pong mga ginagawa sa simbahan, no? Sana po mas maunawaan natin. No? Kapag nagnonobina o nobinaryo, siyempre siyam na araw po yan. At sa pagnonobena, mayroon tayong pinag-aalayan. Kaya nga sa ibang mga probinsya, sa ibang mga simbahan, yung mga may debosyon, may mga pamamanata, kinukompleto na nila yung siyam na araw. Paanong kinukompleto natin kapag simbang gabi? At dahil nga, no, meron tayong nais na ipagpasalamat sa Diyos at lalong-lalo na meron tayong nais na idulog sa Diyos. Kaya ngayon, no, sana po makabawi pa tayo sa mga susunod na araw. Siyam na araw po itong ating gagawing pagdiriwang, no, para sa kapisahan ng Pasko ng Pagkabuhay na ngayon ay nasa ikalimang linggo na tayo ng ating pong 40 araw na paghahanda. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, maghanda ka na. Sinusundan natin, at lalo na sa mga susunod na araw, sana makasunod tayo doon sa
paglalakbay na gagawin ng ating Panginoon. May lalakaran siya at hindi ito magiging madali. No? Itong ipapakita ni Jesus sa atin bilang tanda ng kanyang pagmamahal sa atin. Sabihin nyo nga po ulit sa katabi ninyo, mahal ka ng Diyos. At itong ginagawa natin, hindi natin ginagawa para sa Kanya, kundi ito ang ginagawa ng Diyos para sa atin dahil mahal tayo ng Diyos. Pero kailangan lang merong effort, meron din tayong participation. Kaya nga, hindi lang tayo basta manonood. No, hindi lang natin siya titingnan, kundi ang panawagan niya, sumunod tayo sa Kanya. Gaano man kahirap, sumunod tayo sa Kanya. Kahapon, sa unang gabi ng ating nobinaryo, kung saan binagdiwang din natin yung kapistahan ni San Jose, kabiyak ng puso ni Maria. At maganda yung mensahe doon na kailangan natin baunin at isa puso, no? Yung sinabi nung anghel ng Panginoon kay Jose na huwag kang matakot, Jose. Huwag kang matakot. Ibig sabihin, no, yung pag-ako ng responsibilidad, yung pag-ako ng kanyang pakikibahagi sa kaligtasan. At doon, no, talagang naging matapang si San Jose at kanya pong tinanggap ang maging asawa ni Maria at maging ama ni Jesus. Sinundan din ni Jesus, no, ni Jose itong panawagan ng Diyos sa kanya. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, huwag kang matakot. Kasi pag talagang pinangunahan tayo ng takot, no, talagang hindi tayo nakakausad, no, hindi tayo nakakapagpatuloy at kung ano-ano yung ating nagagawa. At kapag natatakot tayo, yun na yung punto na tumatalikod na tayo sa Diyos dahil sa takot. Kaya ngayon, no, sa ikalawang gabi, ito yung kailangan natin din maunawaan, yung tunay na katapangan na ipapakita natin dapat yung ating pananampalataya sa mga panahon na tayo po ay sinusubok. Ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Sabihin nyo nga po, katotohanan. So, tingnan po natin at himay-himayin natin. No? Maganda po yung kwento sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Daniel. Narinig natin yung pangalan ni na Sadrak, Mesak at Abednego. Sabihin nyo nga ulit, Sadrak, Mesak, Abednego. Itong tatlong ito ay sinikap na isabuhay, sinikap na ipakita yung kanilang pananampalataya. Sa kabila ng mga kasinungalingan na ibinabato sa kanila, sila ay nanatili sa katotohanang kanilang pinananaligan. Kasi kung bago po yung bahaging ito, no, dahil nagpalabas ng utos si Nebuchadnezzar, yung hari, no, na dapat lahat kapag may narinig silang pagtunog ng kampana o kung anuman, hihinto lahat at sasamba sila sa Diyos-Diyosan ni Nebuchadnezzar. May mga nagsulsol kay Nebuchadnezzar kasi itong tatlong ito, binigyan ito ng katungkulan ni Haring Nebuchadnezzar. Pero dahil may mga kasinungalingan na isinusumbong kay Haring Nebuchadnezzar at sinasabing, itong tatlong ito, sumusuway sa utos mo. Kaya sabi nila, sige nga po, subukin nyo nga po kung talagang nasaan ang kanilang loyalty. So, napaniwala yung hari doon sa mga kasinungalingang isinusumbong sa kanila. Pero itong tatlong ito, nanatili sa kanilang pananalig dahil alam nila, no, kung ano ang katotohanan na dapat nilang isabuhay. Kaya sabi nila, no, dito sa hari, mahal na hari,
Kung ano po ang inyong gawin, hindi kami magagalit. Kasi gusto silang, di ba, ipapapatay na sila. No, susunugin ni sila doon sa pugon. Pero ang sabi nila, kahit ano po ang gawin ninyo sa amin, iligtas man kami ng Diyos laban sa inyo o sa ganitong karanasan, hindi kami aalis sa Diyos. Hindi kami magtatampo sa Diyos. Iligtas man kami o hindi. Diba? Yun yung tunay na katapangan. Yun yung tunay na pagpapakita ng pananampalataya. At kumbaga, kahit na pinahihirapan, malaya sila, nagdidesisyon sila. Di ba yun naman ang gusto ng karamihan sa atin, yung maramdaman natin, yung kalayaan na hindi tayo napipilitan, hindi tayo pinipilin, kundi itong ginagawa natin ay bunga ng ating kalayaan. Kaya kapag di ba nasosuppress tayo, no, nung yung feelings mo, yung gusto mong gawin, pag pinipigilan ka, hindi ka nagiging masaya. Kahit anong gawin mo, no, maging successful ka man, hindi mo nararamdaman yung kaligayahan dahil alam mong hindi ka malaya. Ang pananampalataya natin, no, sa simbahang Katolika, ito po ay malaya. Bagamat meron tayong mga panuntunan na sinasabi, ibinibigay sa atin, hindi yan para sakalin tayo. Ibinibigay yan para mas maging malaya tayo makapagdesisyon kung paano tayo mamumuhay sa araw-araw. Yung pakikitungo sa ating mga magulang, pakikitungo sa ating kapwa. Sabihin nyo nga po ulit, katotohanan. Kaya ano nangyari? Sa bandang huli, sino ang napahamak? Yung mga gumawa ng kasinungalingan. Itong tatlong ito, si Sadrak, Mesak at Abednego, tinulungan ng Diyos, pinalaya ng Diyos. At dahil sa kanilang paninindigan, na-convert pa nila itong si Haring Nebucadnezzar na siyang nag-utos na kung sino ang sinasamba nitong tatlong ito, yun ang magiging Diyos ng buong nasasakupan niya. Kailangan lang talagang ma-overcome natin yung takot. Kapag natakot tayo na magutom, kapag natakot tayo mawala ng trabaho, kapag natakot tayo na iwan, layuan ng mga tao, ang bilis nating i-compromise yung ating pananalig o pananampalataya sa Diyos. Kapag nagkasakit tayo, nagka-problema, nawalan tayo ng pera, ang bilis nating tumalikod sa Diyos. Kaya nga sa Ebanghelyo, no, sinasabi ulit, no, ipinahayag dito na ang katotohanan ang magpapalaya sa atin kung nakikilala natin ang katotohanan. Sino ba ang katotohanan? Di ba si Jesus? Di ba ang sabi, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. So, ang sino mang kumikilala kay Jesus, mamumuhay sa katotohanan, magiging malaya. Marami na pong, no, marami ng kasinungalingan sa paligid. Kaya kailangan mong mas maging matalino, maging mapagmatyag. Dahil ang problema sa panahon ngayon, kung sino ang nasa posisyon, kung sino ang may kapangyarihan, kung sino ang may kayamanan, kung ano ang sinasabi nila, yun ang nagiging katotohanan. Pinipilit nilang palitan. Tinitwist nila, pero kung tayo mananatili kay Kristo, mamumuhay tayo sa katotohanan. At alam dapat natin yan. Nitong nakalipas na linggo, no, isang katotohanan na gustong likuin, iligaw. No? Kasi yung ang sabi ni Jesus, dapat nakikinig tayo, di ba? No? Ang sabi ni Jesus,
ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Narinig nyo na ba yan? Alam nyo ba yan? Gusto ulit magkaroon ng divorce kasi sinasabi nila na para mas maging masaya yung tao, para mas maging masaya yung pamilya. Sino ang mga nagsasabi nito? Mga nasa posisyon. May mga authority na feeling mo dahil matalino, akala mo matalino, na sinasabi, mas magiging masaya ang mga bata, ang mga anak kapag mayroong divorce sa Pilipinas. Ay, oo nga, magiging masaya. Kasinungalingan yan. Sinong papakinggan mo? Sila o si Kristo? Pag sinasabi mo, yes Lord, amen Lord, thank you Lord. Sinabi ni Kristo. Bakit mayroon lang nagsabi na ganito? Napapaniwala ka na. So, payag na tayo dyan, okay na tayo dyan. May magsabi nga lang na ako ang anak ng Diyos. Ang bilis nating ma-convert. Ang bilis nating iwan ang pananampalataya natin. Sige, salin na tayo dun. Pero muli, mga kapatid, no? Ang tanging hangarin ni Jesus, yung tayo po ay mapalaya, lalong-lalo na sa kasalanan na nanggagaling sa kasinungalingan. Katotohanan versus kasinungalingan. Saan tayo mas madalas? Alin yung isinasabuhay natin? Pero tandaan niyo po ulit, ha? Sinabi mismo ni Kristo, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kahit gaano man kasakit ang katotohanan, tanggapin natin. Kesa yung namumuhay tayo sa kasinungalingan, namumuhay tayo sa pati kaligayahan natin ay bunga ng kasinungalingan, yung pagkukunwari. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, maging totoo ka. Baka kasi masanay tayo dun sa pagka-fake, no? Nasasanay tayo sa pagsisinungaling. Ito mga bata, no? Mga bata, sa mga estudyante, no? Kailangan mas mabuhay tayo sa nagsasabi ng totoo kaysa yung magsabi ng kasinungalingan. Kung may nagawang mali, pwede kang paluin kasi nga may mali. Pero at least naging totoo ka. Di bali ng konti lang ang Facebook friend mo basta totoo sila. Kesa naman ang dami-dami mong friends pero wala namang nagiging totoo sa'yo. Pero sana tayo mismo, no? Sa atin mismo, maging totoo tayo dahil yun ang panawagan ni Kristo. Gaano man ito kahirap, gaano man ito ka-challenging, sikapin natin. May grasya, may biyaya ang Diyos basta tayo po ay mananatili sa Kanya. Huwag tayong umalis kay Kristo. Huwag natin siyang ipagpalit dahil kahit kailan, hindi tayo iniiwan ni Jesus. Amen?